tuturuan ko rin kayo murang sources ng collagen mula sa ating pagkain. So makikita natin nung bata tayo, wow, well hydrated yung ating cutis, elastic, bumabalik, tapos firm. Kaya lang, pag umedad na tayo ng 40 pataas, nako, ando na yung wrinkles. Pero hindi pa malalim ha. Pero kapag nag-menopause na tayo, lumalalim na ang wrinkles, may age spots na, parang tuyong-tuyo ang ating balat. So, kailangan natin ng collagen. Ito yung mga protina, di ba? Pag kumain tayo, yung protein na kinain natin, nagiging amino acid, tapos nagugrupo-grupo yan, gumagawa ng helix, ito yung collagen. At yung collagen na to, eh nakikita natin sa buong katawan natin, katulad ng ating balat, mga kasukasuan, buhok, kamay, yung buto doon, butong mura, kasukasuan. So, nandyan sa buong katawan natin, actually, limang klase nga, yung collagen na nakikita sa ating katawan. Pero syempre, kapag umiedad, nagbe-breakdown na. So, hindi na makagawa gaano yung ating katawan. Merong mga tinatawag na type 1. Okay? Yung type 1 na collagen, 90% ng nakikita natin sa balat, buto, tendon, ligament, kasukasuan. Pag type 2 dun sa malambot na parte, yung katulad ng mga elastic cartilage natin, kasukasuan, butong mura, joint support. Meron ding type 3, yung nasa muscle, nasa ugat or arteries, nasa organo. Type 4, ito yung nandun sa ating skin layer, so nasa balat. At yung type 5, ang mga example nito, cornea ng mata, tapos sa balat, sa buhok, dun sa inuna ng bata, or dun sa placenta. So ano ba ang nangyayari kapag umidad tayo? Eh sabi ko nga, kapag umidad, mabilis nang mag-breakdown, mas mababang kalidad na ng collagen ang nabubuo, lalo na pag menopause. So ano yung sintomas kapag mababa na ang level ng collagen? Eh yung balat natin may wrinkles na. Yan, kulubot, lumiliit yung muscle, hindi na flexible yung kasukasuan natin, maramdaman na natin yung sintomas ng rheuma or osteoarthritis. Ito yung sa pag-edad, osteoarthritis. Tapos stiff na, matigas na yung ating kasukasuan. So yung pagkain, pag kumain tayo kasi ng may collagen, hindi talaga diretso tataas yung collagen natin. Pero kung yung kakainin natin, eh, yung mga ingredients, ayan, kung yung mga kakainin natin, eh, yung ingredients para makagawa ng collagen, bilang parte ng healthy diet, edi mas makakatulong para sa atin. Ano ba yung mga nakakatulong na part ng healthy diet? Katulad ng mga vitamin C, antioxidant. So, bibigyan ko kayo ng example. Pag sinabing ito, ito yung pinaka nakakatulong, ha? Vitamin C, zinc, copper, glycine, tsaka proline mula sa iba't ibang pagkain. Pag vitamin C, ito ang pinakamataas talaga bayabas. Mga dalandan, kalamansi, pineapple, papaya, medyo mataas din. So yung ating mga prutas. Prutas, gulay, marami ang vitamin C. Berries, strawberries, bell peppers, patatas. Yan yung mga sources. Kita nyo yung mga broccoli, oh, matataas din yan. Gulay. Proline, amino acid yan, or protina. Ang example ng marami, kabuti, tapos isda, yan, repolyo, mani, itlog ng, yung puti ng itlog, karne, yan yung mga tumutulong. Yung peanuts, maganda din. So, yung peanuts, yung kasoy, nakakatulong yan, para mas dumami yung proline natin. Ang next din, yung proteinang glycine. So, glycine, ito yung karne, manok, balat ng pork. Tanggalin nyo lang yung taba pag kinain yung pork skin. Yung mga mani ulit, kasoy. Copper, marami sa mga laman dagat natin may copper. Pero pinakamarami talaga, atay. Atay, mataas. Shiitake mushroom, nuts and seeds. Pag sinabing nuts, mani, tapos kasoy, buto ng kalabasa, yun ang mga seeds. Berdeng gulay, tokwa, maraming copper. Pagdating naman sa zinc, syempre,
yung ating lamang dagat. Oysters, karne, pork, beans, munggo, ha, marami. Nuts, broccoli, berdeng dahon, pati gatas. Yan yung mga sources natin. Pati yung manok, pwede rin yan. So, yan yung mga mas kakainin natin para masuporta ang paggawa ng collagen natin. Pagdating kasi sa supplements, kulang pa or wala pang masyadong mga pag-aaral kung nakakatulong or hindi. Kaya hindi ko masasagot yung epekto or benepisyo nito. Eh, total, kakain din naman tayo. Di ba? Di galing na lang dun sa natural foods. Marami naman yung mga murang sources ng collagen. Lalo na dun sa mga nanay na namamalengke. Una sa lahat, buto-buto. So, pwede nyong ilagay sa lahat ng inyong mga may sauce, yung may sabaw, nilaga, sinigang, buto ng baka, baboy, manok, pati buto ng isda. So, pag sinabaw ang isda, doon manggagaling yung collagen. So, buto-buto. Mabilis ma-absorb ng katawan natin yung collagen mula sa mga pinakuluang buto-buto. So, yan, di ba, pag nagigisa din kayo, minsan kailangan nyo ng sabaw. Pwede kayong kumuha. Ako, tinatabi ko yung mga tirang pinagpakuluan kasi yan yung sinasabaw ko dun sa mga ginisa ko. Isda, marami ding collagen. Okay, so ito yung mabuto-buto. Tanggalin nyo lang muna yung mga utak doon. So, kasi nandun sa mismong buto at mga butong mura, yun yung pinagkukunan ng ating collagen. Lalo na yung mga matitigas na parte, yung mga may litid, pag pinakuluan nyo ng pinakuluan, yun, lalabas doon yung collagen. Sa mga isda, lalo na dun sa balat, tsaka dun sa buto ng isda, nandun yung type 1 collagen. Tapos, syempre yung dun sa ating scales, hindi naman natin makakain. Pero nandun sa balat ng ating isda. Pati manok. So, yung manok natin, pati yung chicken skin, pero kaya lang makolesterol yun. So, dun na lang mismo sa laman at buto ng manok, may type 2 collagen din yon. Pagdating naman sa baka, type 1 at type 2 collagen, pero mahal yun eh. So, yung mga matitigas na parts, pwede, pakuluan nyo lang ng pakuluan. Yung mga butong mura, yung mga buto-buto, mura yun, dagdagan nyo na lang ng maraming gulay. So, yung sabaw ninyo, lagi kayong may soup, lalo na pag gusto nyong bumaba yung timbang ninyo, weight loss. Diba sabi ko, kain ng mas maraming gulay, tapos damihan nyo yung soup nyo bago kayo magkanin ulam para less calories yung makakain ninyo. Itlog, maganda ang puti ng itlog. Nandun yung proline, amino acid na proline. So, siya yung nagiging collagen. Tapos sa mga prutas, avocado ha, kaka-search nyo yung ginawa kong aking vlog video ng avocado. So, maganda din yan. Lalo na ngayon, whole year round ang avocado. So, ang dami natin mga prutas, gulay, citrus, kalamansi, dalandan, dayap, yung mga berries, sa atin, strawberry lang naman yung meron. So, marami siyang vitamin C, so tumutulong yan sa paggawa ng collagen. Tapos, alam nyo ba? Ito, yung chicken feet adobong Adidas, isa yan sa pinakamurang ulam na pwede natin gawin. Iluto, mga nanay, maraming collagen yan. Lalo na pag umiidad ka, di ba? Sakit-sakit ng mga kasukasuan mo. So, yung nanay ko, yung biyanan ko, lagi siyang nagpapaluto ng Adidas. Anong luto niya? Oo. Pwedeng adobo. Usually, ina-adobo ang Adidas. So, mura na, marami pang makakakain, may benepisyo pa. So, beneficial yan. Itlog. Mura din ang itlog. Lagi ko sinasabi, superfood ang ating itlog. So, mas nagbibigay din yan ng collagen. Tapos yung garlic, bawang, sibuyas, yan. Dahil ito ay may sulfur. Tapos may taurine, may lipid. So, pang rebuild ng na-damage na collagen. Tapos yung mga dairies natin, yung ating gatas, keso,
So, meron siya mga amino acid na protein tsaka glycine na kakatulong. Pagdating sa nuts, kasoy at tsaka mani, kasi marami silang mineral na copper para gumawa ng collagen at elastin para sa ating balat. Pag balat ng pork, sabi ko, tanggalan ng taba, pero meron yung protina, amino acid at glycine. Yung talaba kasi pag hindi galing probinsya, hindi ko pinapayo. Gusto ko yung talaba na galing sa malinis na tubig kasi siya talaga yung maraming zinc, glycine at saka proline. Berdeng gulay, nakakatulong din ho yan. Sabi ko nga, seafood, sabaw, eggs, yan yung mga medyo mura-mura na pwede nating pagkunan. So itong ating mga murang isda, okay din yan. Pag sabaw, dagdagan nyo na lang ng maraming gulay. So ito po ang murang sources ng ating collagen para lumakas tayo at hindi natin maramdaman yung sintomas ng mababang collagen. Salamat po.